Finally, lumabas na nga po ang final 12 ng Giles Pilipinas na maglalaro nga po sa FIBA World Cup. Dalawang araw po simula ngayon. Madami po ang natuwa. Meron din pong nainis na sana nga daw po mabago pa ang final 12 ng Giles Pilipinas. So, uunahin ko na po, no? Unang-una sa listahan natin sa final 12, Jordan Clarkson, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Japheth Aguilar, Junmar Pardo, AJ Edu, Kai Soto, Jamie Malonzo, CJ Perez, Rojay Pogoy, Kiper Rebena, at ang ating inaabangan nakapasok nga, Renz Abando. So ngayon, nakita po natin ang final 12 ng Giles Pilipinas. Maganda naman, all goods talaga yan. Pero madami pong umapila. Dito nga po, kay Bobby Ray Parks, hindi po kasi siya nakasama sa final 12 ng Giles Pilipinas. Madami nagsasabi, karapat dapat siya makasama sa final 12, no? Dito nga po sa FIBA. Dahil marami na po itong napatunayan at nakapaglaro na din po sa iba't ibang international game na dapat nga daw po sana ipalit dito kay Kiper Rebena. Bakit ka mo? Madami naman kasing pwedeng magposisyon bilang isang guard. Nandyan po si Scottie Thompson, nandyan si Dwight Ramos, nandyan si Jordan Clarkson na kayang-kaya naman nilang posisyonan ang guard, no? Samantalang si Bobby Ray Parks maaasahan natin bilang isang 3-point shooter. Kulang po tayo, baka doon tayo madali na ating mga kalaban kasi meron na tayong mga matatangkad na player. Nandyan sila Kai Soto, Japheth Aguilar, Junmar Pajardo bilang isang depensa natin, no? Kinakailangan talaga magkaroon tayo ng rotasyon. Ngayon kasi ayaw po pakawalan ni Coach Ot Reyes itong kanyang bata at inaanak nga na si Kiper Rebena, which is dapat nga daw po hindi makasama sa final. At nakita nga po natin yung mga hindi nakasama si Gila sa final 12, hindi naman talaga ganoon ka-effective sa loob. Prangkahan na po tayo dito, no? Talagang deserving makapasok sa final 12 itong si Bobby Ray Parks. Kung makikita po ninyo, no, sa mga updates, no, talagang maraming gusto tumaapila na sana ipasok itong si Bobby Ray Parks, ipalit dito kay Kiper Rebena. Pero ngayon tila mahihirapan tayo. Syempre, gusto ni Coach Ot Reyes, meron siyang bata, may Rebena na makapasok kahit isa, at si Kiper na nga po yun. Pero magkagayon man, all goods po ang lineup ng Giles Pilipinas ngayon. Makikita po natin dyan ang tandem ni Kai Soto at ni AJ Edo, kasama na ito si Jordan Clarkson. Makikita po natin yan. At basihan na lang po natin dito, ang inaabangan na lang po natin dito, yung playing time ng mga player. Si Renz Abando kasama sa final 12. Ang tanong po dito, mabibigyan nga ba si Renz Abando ng mahabang playing time? Baka nga naman, napasok sa final 12, ibang kulang, no, sa bench at hindi makapaglaro. Dahil nakita nyo po sa tatlong tune-up game ng Giles Pilipinas, ilang minuto lang pinaglalaro si Renz Abando, laging binabangko. Wala kasing tiwala itong si Coach Ot Reyes, no? Mahilig kasi yan sa favoritism ng mga player. Pero nakita naman natin, siguro magagawa ng paraan yan, sigaw na rin ng mga fans na mabigyan ng mahabang playing time si Abando. Si Kai Soto naman natin, all good siya, no? Talagang parang walang injured sa likod. Talagang hataw na hataw ang kanyang depensa. So susuportahan po natin ang ating Giles team. Dalawang araw simula ngayon, una nilang mga kalaban, kupunan po ng Dominican Republic. Ngayon po ay nagpa-practice sila kahit papaano. Ang ating Giles team kailangan na magpahinga dahil sobrang napagod sila sa tatlong tune-up game. Talo man tayo sa dalawang tune-up game, no, tatapanalo tayo ng isa lang. Pero okay na po yun, practice lang yun. Kaya abangan natin, August 25, no, alas 8 ng gabi, ang unang laban ng Giles Pilipinas kontra sa kupunan ng Dominican Republic. And please huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.